and you're going to tell me the person comes to your mind. Okay. So, Lerneki. Oh, failed presidency. He's somewhere else. Oh, my God. I'm a lucky leader. Time to move on and find a way to work outside yourself for something that is no benefit to you but a benefit to others. Something that is bigger than, that is more important than you, one single person. Some people might know, Sultan Kudarat has a very large Ilocano population. Ay, ang naririnig ko, puro Ilocano. Every time I come here, mas marami na tayo. Makamahalata na tayo that we are trying to take over the province. It is those structures and those institutions that she set up when she was president that allowed us to take full advantage of Asia's place as the emerging market. And if not for that, the Aquino presidency would not have been so lucky. And today is our family photo shoot. It's nice. Of course, kasi namatayan sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit, itong taon na ito, on the 5th commemoration of Yolanda, I can say that I'm beginning to see that people are smiling again. The genuine smile that you always find from the waray-waray, I can see. Welcome to Elective Public Service Filipino Style. Itong nakaraang linggo ay marami tayong balita sa mga paghahanda para sa Pasko. Unang-una rito ay ang recommendation. Ever snuck in a girl into your bedroom? Of course not. Your mother's right behind. Ang ganda to. Fire! Pagka dumating na ang mga vaccine na yan, magpapa... Ngayon, pupuntahan natin, isusurprise. Maraming salamat. Kamitin natin sa... Doon na rin kami nagkit... Sir, hanggang ko nung ba... How professional... Please, dapat lang. Ang daming tao tumitingin sa akin. maraming... gusto... Isang buong bilang kasagot 11,472 meters naman ng tulay ang naipagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit pa kung pagsasama-samain ang mga tulay na itinitila kay... Itong July 2, ang 92nd birthday ng aking ina. Ngunit eh, siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka-importante lang, siya ay safe at nabakunahan na rin. Sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre, makita yung pamilya niya at ang mga kaya't napakalaki ang problema tungkol sa pagbibigay ng trabaho. Paano ang ating magagawa?
Mula nung nagsimula ang pandemya, inuwi natin ang ating mga OFW at estimate ng DOLE at saka ng OWA ay aabot na ng 700,000. Ang unemployment sa Pilipinas is 4.1 million. Idagdag pa natin dyan, yung ginagraduate natin taon-taon ng mga 1.2 million na kailangan din hanapan ng trabaho. Kaya't napakalaki ang problema tungkol sa pagbibigay ng trabaho. Paano ang ating magagawa? May programa ang pamahalaan sa TESDA at saka sa iba't ibang mga training courses na rini-retrain yung ating mga OFW para sila ay makapasok sa iba namang sektor kung saan man ay may trabaho. Sa ngayon, mga 1.6 million tend to always look to the local government because the local government yung iba nagdadalawang isip pa tungkol sa vaccination kaya noong 1985, natapos itayo yung Bataan Nuclear Power Plant, ngunit hindi nabuksan. After 86, tuloy-tuloy yung mga brownout. Napilitan tayo, hindi ko na siguro kailang sabihin yun. Itong nakaraang ilang araw, nabigyan tayo ng mga alerto ng National Grid Corporation of the Philippines, yung NGCP. Nag-yelo alert. Kakatapos ko lang nung aking second dose ng Sinovac. Wala namang side effect. Ang payo ko talaga sa inyong lahat, huwag na kayong mamili. Kung ano yung meron, kunin nyo na. Kakataba naman ng puso na yung mga project na ginawa pa noong 1981 hanggang ngayon ay napapakinabangan at maraming natutulungan. Nitong linggo na ito ay nagulat tayo at nalungkot sa balita na nagkaroon ng sunog sa PGH. Nakita natin sa television, sa news, na yung mga sanggol na bagong panganak ay tinakbo sa chapel, pati yung mga matatandang naka-wheelchair ay itinabi na muna. Yung COVID patients ay talagang inalagaan na mabuti na hindi maghalo doon sa mga ibang pasyente. Sa awa ng Diyos at sa bait ng Pilipino, napakabilis kaagad ng pagresponde na pagpadala ng donasyon para tumulong sa pagbalik ng PGH. Pinaalala sa atin ulit kung gaano kahalaga ang medical services. Lalong-lalo na dito sa pandemya.
parang bulang naglaho lang. Lindol, bahat, bagyo, isama mo pa ang COVID na to. Agawan ng teritoryo, ekonomiyang bagsak, gutom, walang trabaho. Problema ng bayan kong ito, kaya't pumili ng gusto. Yeah.